dapat iligtas. Lahat tayo kailangan natin ng Panginoong Jesus. Kaya ang mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, wala silang Diyos. Dahil John 10:30, the Father and I are one. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay iisa. Kung nasaan ang Espiritu, nandun ang Ama, nandun ang Anak. Kung nasaan si Jesus, nandun ang Ama, nandun ang Anak. John 10:38, I am in the Father is in me. Ang linaw-linaw. Hindi tayo maliligaw sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay iisa. Makapangyarihan, may tatlong persona. Nasa lahat ng dako, alam niya lahat ang nangyayari at makapangyarihan. Omnipotent, omniscient, omnipresent God. Iyan ang Diyos natin. Kung ang Diyos ng mga tao ay nasa isang lugar lang, hindi siya Diyos. Kung ang sinasamba ng mga tao ay ang Diyos-Diyosan na hindi naman lumikha sa langit at lupa at lahat ng naroroon, hindi Diyos yan. Yan ay imahinasyon nyo lang papuntang impyerno. Oh, hallelujah. Yan ang katotohanan sa salita ng Diyos. Masakit, pero kung uunawain mo, pag-aaralan mo, babasahin mo, at ipamumuhay mo ang salita ng Diyos, maligayang maligaya ka. Bakit? Kontento ka sa buhay. Kung si Jesus ay nasa buhay mo, He is everything. Lahat ng tao ay may pangangailangan. Sinabi ng Diyos, He is everything. Kahit anong kailangan mo, hilingin mo sa akin, sabi ng Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ang lahat ng kapangyarihan, sinasabi dito, all authority is given to me, sabi ni Jesus. After the resurrection, matapos siyang mamatay at mabuhay sa ikatlong araw, lahat na ng authority ay nasa Panginoong Jesus. Hindi ibig sabihin na ang Panginoong Jesus lang. Ang ibig sabihin, ang Diyos, ang Holy Spirit, si Jesus ay iisa. Kaya nga, dati hindi natin makikita ang Panginoon Diyos. Mamamatay ka pag nakita mo ang Panginoon Diyos. Ngayon, ang tao, pagligtas, makikita ng face to face ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kasi siya ay iisa. Kaya, we are created, sabi ng Biblia, in the image and likeness of God. Kaya nang magkatawang tao ang Diyos, sa katulad natin. Subalit, ang katawang tao ni Jesus ay perfect. Kaya nang mag-glorified body, yun ang nakaupo sa trono. He will live forever. Kaya ang mga tao ay makikita natin ang Diyos ng face to face. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Ang gandang malaman ng katotohanan. Sabi dito, lahat tayo ay makasalanan, kaya huwag tayong mag-judge o mag-blame. Yung i-blame mo ang kapwa mo dahil medyo matino ka, yung isa hindi. No, ang kailangan natin, pray for one another. Kasi yan ang gusto ng Diyos, na sila man ay maligtas. Dahil si Jesus ay naparito sa lupa sa Matthew 18:11 to save the sinners. Kaya nga, importante sa Diyos, ang mga tao, lahat tayo nagkasala, ay masave tayo. Kaya nga, wala itinatangi ang Diyos, kahit sino ka pa, mayaman, mahirap, kahit sino ka pang tao sa mundo, kailangan mong maligtas. Kailangan mong tanggapin si Jesus. Dapat mong paniwalaan na iniligtas ka sa kanyang kamatayan at dapat mong paniwalaan na sa ikatlong araw na buhay ang Panginoon Diyos upang ikaw ay magkaroon ng selyo ng Espiritu Santo at ikaw din ay mabuhay. Ire-resurrect ka ng Diyos sa pagdating sa second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon Diyos dito sa Job. Si Job, Chapter 1 and Chapter 2, ipinakita dito na kung saan, bigo, in short, bigo si Satanas. Lahat ay ginawa ni Satanas, subalit siya ay bigo. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos, tularan niyo ang in-inspired kung kasaysayan na ito ay totoo nangyari. Amen. Sa bayan ng Uz. Ito ay nung araw pa na kung saan may isang lingkod ang Diyos na blameless, upright, God-fearing, and hates evil.
Kaya nga ito ang gawin natin. Mahirap gawin. Pero sabi ng Diyos, ask and you shall receive. Sabi ng Panginoon Diyos, knock and it will be open to you. Kaya wala tayong katwiran na mahihirapan tayo dahil hindi naman tayo ang gagawa. Sabi ng Diyos, I will fight for you. Sabi niya, vengeance is mine. Hindi kayo mahihirapan. Kung ano mangyari sa buhay niyo, tumawag kayo sa akin, tumawag kayo sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. At lahat ng problema niyo ay gagawan, garantisado, 100% na isosolve ng Panginoon Diyos. Bakit? Eh sabi niya, eh blameless ka, upright ka, God-fearing and you hate evil. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa iyong buhay. Pag itong lahat ng katangian na to ay nasa iyo si Jesus, lahat ito ay na kay Jesus. Kaya nga sabi niya, kung si Jesus ang nasa buhay mo, wala kang katinag-tinag. Ikaw ay ligtas, hindi lang ikaw, sampu ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya paniwalaan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung babasahin natin ang Job chapter 1 and chapter 2 at sa buong istorya hanggang sa katapusan, tingnan natin ang Job sa katapusan ng Job, kung ano ang nangyari para makumpleto ang ating kasaysayan. Bumalik yung kayamanan. Sabi dito, si Job ay nagsisi. Nagsisi si Job. Alam mo, may tatlo siyang kaibigan kung nabasa niyo ang Job. Kaya ang tao, mahirap pagkatiwalaan. Ang tao kasi, ididepend sa kanya, pero hindi niya alam ang sinasabi niya. Ang akala niya, maganda na ang sinasabi niya. Kung babasahin mo, maganda ang mga sinasabi. Pero mali. Hindi nalulugod ang Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos? Sabi niya doon sa isa, tatlo eh, Eliphaz, Bildad, and sino ba yung isa? Ano ba? Kenar ba yun? Tatlo yung kaibigan ni Job. Sabi niya doon sa una. Sabi niya, mag-alay kayo ng 7 bulls, 7 isang hayop pa, mga baka, na iaalay niyo sa akin at sabihin niyo kay Job na ipanalangin kayo bakit ang wrath of God ay mapupunta doon sa tatlo. Alam niyo na wrath of God, death. Pero nung ipanalangin ni Job, yung tatlong kaibigan niya, sila ay naligtas. Amen? Kaya kinakailangan natin, pray for one another. Hindi tayo mabubuhay na sa sarili lang natin. We need to pray for one another. Sabi dito, then Job sa 42, Job 42. Babasahin ko lang, ito na ang ending, ang gandang istorya. Then Job answered the Lord, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Wala tayong magagawa. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered, sabi ni Job, siya ay nakapagsalita sa kanyang dilubyo, sa kanyang nangyari sa kanya, namatay ang mga anak niya, nakuha ang kayamanan niya, huling-huli, siya ang nagkasakit from head to foot, halos mamamatay siya. Anong ginawa ng asawa niya? Go to hell and die. Oo, hindi, i-cash mo ang Diyos mo, i-cash mo muna, at ikaw ay mamatay na. Ganoon mo yung partner mo sa buhay. Hallelujah. Sabi dito ni Job, therefore I have uttered what I did not understand. Tayong mga tao, minsan, nagsasalita tayo dahil sa kahirapan, dahil sa tindi ng pagsubok, nakakapagsalita tayo. Nang sabi dito ni Job, I did not understand.